Ito namang pangalawa kong tula ay sinulat ko nung araw ng deklarasyon ng kalayaan na hindi naman talaga totoong malaya tayo. Kaya ito yon yung sinulat ko para doon. Bagamat hindi ngayon ang deklarasyon ng araw ng kalayaan, ang nilalaman pa rin naman nito ay patungkol sa kalagayan ng lipunan natin ngayon na talaga namang hindi pa tayo tunay na malaya. Huwag mo kong batiin sa araw ng kalayaan. Kung patuloy akong nakakakita at nakakarinig ng mga taong pinapaslang, dulot ng giyera sa droga na ikinakasa ng pamahalaan, mga karaniwang taong walang armas ay sinasabihang nanlaban nang sa gayong mabigyang hustisya ang mga pagpatay na walang katarungan. Subalit ayun, ang mga malalakit burges na drug lord sa kulung ay pinakawalan. Huwag mong sabihing ako'y malaya kung sa iba yung bansa ay nagtitiis ang mga Pilipino sa dayuhang pambubusabos, pilit na nilalabanan ang matinding lungkot at pahirap sa kahirapan lamang ay makaraos. Subalit may posibilidad na umuwing bangkay na nakabalot sa kumot. Huwag mong sabihin ako'y malaya kung ang mga magsasaka ay wala pa rin sariling lupang sasakahin, sila ang mga magsasakang dakila na maghapon at magdamag sa bukirin upang ang mga produktong bubuhay sa mamamayan ay kanilang itanim. Subalit bakit sila ngayon ang nanlilimos ng bigas na makakain? Sinagot pa nga ng pamahalaan na hindi ka magugutom kung magsisipag ka lamang. Habang ang mga burges at mga panginoong may lupa ay busog sa sinain. Huwag mong sabihing ako'y malaya kung ang mga Pilipinong mangingisda ay wala nang maiuwi para sa kanilang pamilya dahil sa panggagago at pandarambong ng mga Tsino mapagsamantala. Itinataboy rin sa karagatang sila ang tunay na may karapatang mangisda. Sa kabila nito'y ipinagtanggol pa nga ng pamahalaan ang abusadong China. Ang mga inchik na ngayon ang sa ating karagatay nakapangingisda ng malaya. Huwag mong sabihin ako'y malaya kung ang mga manggagawang lumilikha sa yaman ng bansa ay silang nalulugmok, nakatali ng mahigpit sa kadena ng kapitalistang pambubusabos dahil sa hindi makataong kontraktualisasyon, sila ngayon nagdaraho. Hindi makatanggap ng mga benepisyo, pati na rin ang makatao at nakabubuhay na pasahod. Kapag naaksidente, wala rin sapat na kompensasyon. Pagkasyahin na lang din daw ang 10,000 sa isang buwan, magtiis at mamaluktot. Habang ang mga kapitalista ay hindi pa makontento sa kanilang milyot bilyon. Huwag mong sabihin ako'y malaya. Kung ang pamahalaan at mga kapitalista ay patuloy sa pandarambong ng likas na yaman, mapalago lamang ang kanilang puhunan. Kung ang patuloy akong makakakita ng mga kabataang nagtatrabaho imbis na nasa paaralan. Kung ang mga serbisyong panlipunan ay natatanggap lamang ng mayayamang iilan. Kung maibilang lang sa daliri ng mga bahay na matatayog habang marami ang nagugutom at namumuhay sa mga dinaraanan. Kung ang hustisya ay para lamang sa mga elitistang may pambayad nito at hindi para sa lahat ng mamamayan. Kung ang mga kababaihan ay material lamang kontratuhin at tignan. Kung ang ating bansa ay nakakadena at nakabaon sa bilyones na utang sa mga imperialistang dayuhan. Kung sa aking kaayusan ay nagsisilbi lamang sa kapakanan ng mga dayuhan at lokal na kapitalistang mamamayan dahil sa neo-kolonyal at malapidal na sistema ng lipunan. Huwag niyo munang sabihin ako'y malaya. Saka na lang, nabaliktad na natin ang tatsulok na forma ng lipunan. Nagmamahal, inang bayan. Oh, thanks.